Team Kalasa. Ito po yung full procedure ng breeding natin na upgraded. Kung paano siya mag-umpisa, step by step po tayo. Lagyan po natin siya ng ice. Ang purpose po lang kasi ng ice, alamin na yung iba na una nakakita, alam na nila na si ice po yung magsipsip ng dugo sa manok. Yan. Lalabasin niya po ang dugo sa manok. Ibabad lang po natin ng, ano, ng 5 minutes or 10 minutes pag mayroon pa tayong time. Pero kung gusto na natin lutuin, enough na po yung 5 minutes. Ito po kasi nasa, ano na tayo, nasa upgraded na breeding eh. Dati yung unang ina-upload ko. At salamat pala sa mga nanonood. Salamat sa inyo. Naka 21K na kami. Doon, yun ang first time namin na breeding na natuklasan. Ito po, itong breeding naman na ipakita ko sa inyo, nasa 3 times upgrade na po ito. Kumbaga dati, ang maximum na crispy niya, nasa 10 hours lang po. Pero dito ngayon, minimum na lang po yung ano yung 10 hours. Lagpas na po ng 10 hours yung ano niya. Tsaka napakaganda ng texture, plucky siya, tsaka napakabango, sobrang bango. Kahit na ordinary na mantika lang po ang gagamitin natin, napakabango niya po. Sige po, ibabad po namin ni Mrs. To ng 5 minutes lang kasi lulutuin namin. Ito na po yung nilagyan ko ng ice kanina. Magkukutid na po si Mrs. Tatanggalin ko muna sa tubig ha. Binabara namin kanina. Pigain ko lang. Tapos, ito po yung manok namin, 1 kilo po to. Ang kinuha namin, part lang ng wings of drumstick. Saka ito po yung panimplan niya. Sa 1 kilo po, ang ilagay natin, 35 ml or 7 kutsarita. Ang timplan nito, mayroon na po itong garlic powder, ground pepper, asin, MSG, magic syrup, moderate lang po tayo, saka baking powder. Sa una ko pong video na sabi ko na po doon yung sukat ng ano ng baking powder at saka asin. Panoorin niyo lang po yung una kong video. Ito nasa 30 ml to siya. Kasi isang kilong manok kasi to eh. Saka dagdagan natin ng 5 ml kasi 35 ml lahat. Yung timpla namin na mayroon pala to sa Shopee ah. Ang isang kilo niya 400, ang magamitan ng manok 40 kilos. Ito po i-mix ko na po to siya, i-halo ko na. Hindi na kami mag-marinate nito ha, diretso na po namin to luto. Ganun lang po, halo ng halo po. Ganyan lang po siya. Sa ngayon, hindi po ako naglagay ng ano ng garlic paste kasi wala po kaming ganun. Hindi ko nakagawa. Pero okay pa rin kahit wala. Ito po, tapos na po nahalo. Si Mrs. na po mag-coated nito sa breeding kasi siya po magaling sa pag-coated eh. Natin is tansya lang po. Ito po 1 kilo na po to na breeding. Saka yung gagamitin natin na tubig as usual, malamig na tubig. Ito yung minarinate ni Mr. Lagyan na lang po natin ng breeding.
bali sa isang kilo, yung nailagay ko po na breeding is 60 ml na po. Dadagdagan ko pa po ng 30 kasi kulang. So, naging 90 ml na po lahat. Kung tingin nyo, gusto nyo mas makapal, kayo na lang po ang bahala magdagdag. Malamig po na tubig ang gamitin natin ha sa pag lagay ng tubig sa marinated na chicken. So ganito lang po. O kung gusto nyo mas makapal, kayo na pong bahala. Depende sa inyo kung gano'ng kakapal ang gusto nyong i-coated sa chicken nyo. Kung gusto nyo mas malapot pa, mas makapal yung ano nyo, magiging fried chicken. Ito na po yung breeding natin na upgraded, 3 times na upgrade siya. Nasa Shopee pa rin siya. Maglagay lang ako kahit tayo na mag-estimate sa 1 kilo, bahala ka na mag-estimate. Pero ang good for 8 to 9 kilos po to siya sa 1 kilo. Ikukutin na po siya ni Mrs. Kasi mainit na po yung mantika natin. Kailangan pag maglagay po tayo sa kawali na may mantika, itaktak po natin yung ano, ipagpag natin yung manok para yung harina hindi maglaga sa kawali at saka hindi mag ano yung breeding natin. Maging maitim ang yung mantika pala. At saka yung pagsalang natin sa kawali, hindi dapat na sobrang crowded kasi yung breeding natin hindi po siya mag-i-expand. Lapit mo yung ano. Taas mo pa. Ayan na po. Ayan na po yung kalabasan niya. Mainit na po yung mantika namin. Hindi na po kami nagagamit ng heat temperature. Basta ang ginagawa namin, lagyan lang namin ng breeding na ano, ang mantika. Pag gumulo yan, yun na yun po. Kumbaga, hindi na natin kailangan ng bumili ng heat temperature para malaman natin kung gaano kainit yung mantika. Mga ilang hiwa itong wings mo. Ilan ba dyan? 4 liso. 3, 4. Ito, dalawang paan. Saka ano pala, mayroon pa akong i-tip sa inyo sa lahat ng part ng manok pala na i-ipsi natin.
Yung drumstick po mabilis sa masunog, madali sa maano dahil sir sa laki ng buto niya. At saka ang technique diyan, kung gusto hindi siyang basta-basta masunog, ihalo niyo pa niyo sa ibang parts. Yan po inuubos ni Mrs. ng ano ng coated sa breeding para yun na po yung nanonami kanina, namumula na po siya. Ito estimated time nito nasa ano eh pinaka maximum nito 9 minutes lang, mula 6 minutes to 9 minutes luto na po siya. Depende sa part din, pero kahit malaking hiwa nasa 9 minutes lang talaga siya maluluto na siya. Ganun po yun kahiwaga yung aming panimpla. Inubos mo lagay? Siyang nahiwa. Malalaki yan. Siguro bintahan dito. Siguro nasa 45 dito sa'yo. Ganyan pala. 45, hindi 55. Isa na po yung ano niya, ang breeding natin. Ilalagay ko po ito sa link mamaya sa channel. Tapos yung 1 kilong manok, may sobra po siya. Dahil yung sobra. Oh. Kaya ang, sa 1 kilong niya, sa 1 kilong breeding, makakaya niya po ikutid ang 8 to 9 na kilos na manok. Ganon po siya. Yun. Konti lang po ilagay natin, pero ano siya, lucky na. Saka ito naman po yung ano, yung mix marinated niya, yung panimpla niya, ilagay ko pa rin doon sa link. Ang link ilagay ko doon sa video. Yun lang po. Yun po. Luto na po siya sa loob ng 9 minutes. Sarado. Ang lalaki niya ng hiwa. Kasi wings niya yung pinili ni Mrs. Saka drumstick. Yun ang drumstick. Oh, yung hulog. Yun po ang drumstick. Lahat ito ay 1 kilo na manok. Naka ano lang, naka 9 na hiwa. Pwede po natin bibinta ito ng 55 ng wings. Tapos 40 naman yung drumstick. Kasi napakalaki. 55 times 9. Oh, almost 500. Ganun lang po. Ang kagandahan lang po sa pag-negosyo ng fried chicken. Anytime, pwede natin ma-adjust yung presyo. Pag magmahal ang manok, automatic maka-adjust tayo ng presyo. Basta maintain lang yung masarap yung manok natin. Kasi kung hindi masarap yung manok natin, mahirap mag-adjust ng presyo eh. Kasi wala nang alasan yung manok natin, mataas ang presyo. Kaya tagilid po tayo. Ayan na po. Salamat po sa inyo. Please subscribe.